na yung pagkabisaya. Well, mga pangga, ang content natin ngayon is yung ECQ. Kasi diba mga pangga, na-extend yung ECQ until, sabi nila, hanggang 11. Meron namang iba, sabi, hanggang katapusan. So, talagang grabe na talaga yung nangyayari dito sa atin, sa Pilipinas, no? Kasi talagang parang mas lumala siya kaysa last year. So, ngayon, pauwi na ako sa work. Andito nga, dito ako ngayon sa CR kasi nag-bihis ako. So, titignan natin sa baba kung anong itsura ng workplace ko. Kasi diba isip yung, ang aga-aga talaga magsarado ng mga mall, ng mga tindahan, tsaka talagang nakakapanibago. Kasi yung mga ganitong araw, lalo na yung palapit na yung weekend, talagang ang daming pumupunta sa mall, ang daming nagagala. Before noon na, nung wala pang COVID. Pero nung hindi pa nag-ECQ, talagang marami pa rin gumagala. So ngayon, mga ilang gabi na akong umuwi, talagang konti na lang talaga, siguro talagang naghigpit. So mamaya mga pangga, papakita ko sa inyo. So ngayon, magmamask muna tayo kasi bawal lumabas ng walang mask. Mga pangga, nakamask ako, pauwi na kami ng kasamahan ko, yan. So pababa na kami mga pangga. Yan yung kasama ko, pauwi na kami. Yan, meron din silang pa ano-ano din dito. Photo. Yung tao dito, ini-scan. Bye-bye, kuya. Ingat po. Bye. Yan, magmumotor kasi yung kasamahan ko. Ang service ko naman is bike. Yan, mga pangga. Diba? May paganyan-ganyan pa sila sa elevator. Dapat apat lang daw yung pwedeng pumasok. Kasi bawal ang crowded. Yan. Lungkot. As in, wala na talagang tao. Yan. So, dito yung workplace ko, mga pangga. So, as you can see, dito sa SM Hypermarket ng Mall of Asia, talagang sarado na. Kasi 5, alam ko 5 PM ng hapon, nagsasarado sila eh. So, yan. Tanging bukas lang is yung McDo. Mga pangga, no? Talagang as you can see, talagang sarado. Pati yung fitness first nila. As in empty. Napakalungkot. Dito sa Mall of Asia na talagang dati is talagang daming tao, mga pangga. Ngayon talagang ang lungkot. Nakakapanibago pero ganun talagang buhay. Patuloy pa rin ang laban kahit na may pandemya, trabaho pa rin tayo kahit na nakakatakot, pero syempre wala tayong magagawa. Resulta ng ECQ dito sa MOA. Yan, ito yung seaside. 'Di ba? Talagang lungkot. Hindi katulad noon. Masaya-saya. Ewan ko ba kailan pa maibabalik yung mga panahon na ang daming tao, ang daming sasakyan. Nakakamiss yung mga panahon na ano, yung gagala ka dito sa MOA, ang daming tao, tapos pupunta ka sa grocery, bibili ka ng mga chichirya, tapos hindi ka na mag-alcohol para kumain ng chichirya. Kasi diba, dati nga eh, pag bumibili nga ako ng mga chichirya sa muli, bukas agad, tas kain agad kahit walang alcohol. Oh my God! Wow! Ayun, wala na. Halos lahat nakamask. Minsan nga, yung mga nakakasalubong ko, hindi ko kilala kasi nga, ano eh, yung mga kakilala ko may mga mask, minsan hindi ko nakakilala kasi may mask. Wala, ganun talaga. Ito ang lungkot. Yan. So, pupunta tayo sa service ko. Huwag kayong magulat mga pangga ha. Dahil talagang mamahalin yung service ko. Ayun pangga, ang lungkot to. Resulta ng ECQ dito sa MOA. Nandito yung work ko eh. So papakilala ko kayo sa service ko. Yan, this is my service. O diba? Kakakamadali ko. Naiwan ko yung helmet ko. Ano ba yan? Taka! Minsan talaga hindi mo maiwasan yung katangahan mo.
saka madaling umuwi. Babalikan ko muna. Diyos mio, Marimar. As in, mingaw. Mingaw tayo sa Luzon. Nya kami dito sa Luzon. Perting, luya. Sigilag, quarantine. Yan, may pagganito pa sila mga pangga. Pre, iwan ko muna. Naiwan ko yung helmet sa taas. Dito ko na lang lagay. Thank you. Oh, yung helmet. Minsan talaga ang katangahan talaga. Minsan ang umiiral. Hindi naman katangahan. Minsan yung pagkalimot. Ay, Diyos ko. Bumalik pa. Imbis na pasakay na ako sa, ano ko, mamahaling kong service. Dito ngayon, ang mga nangyayari ngayon dito, yung mga service kadalasan, bike. Kasi yung iba takot, takot mag-commute kasi baka makakuha ng virus. Tulad ko, simula nung may COVID, di na ako nagko-commute. Talagang nagbabike na ako sa mamahalin kong Mercedes bike. At least kahit papano safe. Yan, daming nagbabike ko. Di ba? Yan yung ilaw ko sa likod. Yan. Hi! Ay, mga pangga. Yan, mga pangga. We will go home now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At naparaos na naman sa buong magdamag. Dati nung umuwi ako dito, hindi ganito kalungkot. As in, daming tao. Cellphone ko mga pangga kasi nagbabike ako. Kaya pensya niya kung medyo malikot. Malapit na tayo sa amin. Okay. Finally home. Thank you, Lord. Thank you.
Yan mga pangga, nakauwi na ako. Thank you Lord. At ligtas ako nakauwi habang nagbabike na nagbibigyo. Pasensya na mga pangga kung medyo masyadong magulo yung video ko kasi nga nagbabike ako, hawak-hawak yung cellphone ko. So yun mga pangga, ito yung update ngayon sa Metro Manila kung anong buhay isip ko dito ngayon. So sana pagdasal natin na matapos na itong pandemyang to para mabalik na tayo sa normal at sana eh magbukas na talaga itong COVID na to kasi talaga minsan nakaka-stress at nakaka-depress. So huwag tayong magsawang magdasal mga pangga na sana maging okay na ang lahat, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So ingat mga pangga, bye bye.